Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Welcome po sa ating symposium. Puntahan The Life of Tomas Mateo Claudio para sa pagdiriwang ng buwan ng araling panlipunan. Isang pagbati po sa lahat ng nanonood sa atin ngayon, sa mga mag-aaral, guro, at iba pong mga community stakeholders. Tayo ngayon po ay live via Facebook and YouTube. Bago tayo magtungo sa ating palatuntunan, ay nais muna naming pasalamatan ang mga tao sa likod ng gawaing ito. Dr. Lindel R. David, punong guro ng Morong National High School, Sir Roger L. Vargas, Master Teacher, Ma'am Sharon S. G. Cruz, tagapangulo ng Araling Panlipunan, Ma'am Hazel Cruz de Leon at sa kabuuan ng AP Club, ganun din po sa Museyong Pambayan ng Morong at Lipunang Pangkasaysayan. Support ng media team o multimedia team ng ating paaralan at sa buong kaguruan po ng Morong National High School. Ako po si Rian San Juan, guro sa Araling Panlipunan, ang inyong moderator ng palatuntunan. Sa tema po ng ating pagdiriwang ng AP Month, United Nations Population Education and Philippine History, ibibigyan natin ng tuon ang ikatlong paksa at lokal na kasaysayan ng Bayan ng Morong. Tulad nga po sa isang kasabihan, tulad sa ating ina, karugtong ng ating pusod ang ating inang bayan, na siyang nagbibigay pagkakakilanlan sa ating pagka-Filipino. Sa pagsisimula po ng ating programa, ay ating aawitin ang ating pambansang awit, Lupang Hinirang, at susundan naman po ito ng Panimulang Panalangin ni Desiree Lee G. Pereira, AP Club President.
Baon ang determinasyon at pag-aalab ng damdaming pagtanggol ang demokrasya, muli niyang sinubukang magpalista at sa ikatlong pagkakataon po ay pumasa siya noong ikadalawa ng Nobyembre 1917. At ito nga po ay makikita natin sa kanyang sulat, sa kanyang kapatid, at masaya po niya itong ibinalita sa kanyang kapatid na babaeng si Adela na makikita po natin sa ating slide. Yan po. Ang sabi po sa sulat, Sparks, Nevada, November 30, 1917. My dear sister, I am writing you this letter to tell you that I have enlisted in the American Army. When I went to enlist, I was told that I could be exempted since I am a Filipino. But I replied, because I am a Filipino, I feel all the more that it's my duty to enlist. If I am killed in battle, you will have the consolation of having had a brother who willingly did his duty for his country. Meanwhile, let me say to you what I always say. Be good, my dear sister. Take care of our little brother Arturo. And if we never meet again, adios forever, Tomas. Naglayag siya patungong Pransya noong 15 na Disyembre habang kasapi ng 41st Division. Napasama siya sa mga trinchera ng Toul Sector hanggang sa labanan sa Montdidier. Sumunod ay napalaban siya ng buong tapan sa madugong sagupaan ng Cantigny noong 28 ng Mayo 1918. Sa ilalim po ito ng kampanya ni General John Pershing. Sa labanang ito po ay nagtamo ng ilang sugat si Tomas Claudio. Makita po natin sa slide ang isang larawan ng naging labanan noon sa Pransya. Hunyo 28, 1918, habang siya ay nagpapagaling sa field hospital, ay nabalitaan niya ang tangkang pag-atake ng hukbong Aleman sa posisyong naago ng mga sundalo ni General Pershing. Kahit pa may inindang sugat, ay dali-daling tumakas si Tomas sa field hospital at muling bumalik doon po sa unahan. Muling bumalik sa labanan. Doon ay buong katapangan nagtungo sa over the top. Pag sinabi pong over the top, ito yung buong lakas na niya, kumbaga ito'y todo na niya. Sinalungan niya ang mga trinchera habang nasusugatan sa mga barbed wire. Bukod pa ang mga hiwa at saksak dulot ng bayonetang labanan. Ito po yung, nung araw po, yung mga baril nila, meron po nilalagay silang kutsilo doon sa dulo noon. At yun po ang ginagamit nilang pang-atake o pang-saksak sa mga kalaban. Sa laban ng ito po, nagtamo siya ng maraming sugat. Kaya't dinala po siya sa Field Hospital No. 12 na nasa likod lamang ng lugar na pinaglabanan. Yung pong hospital na ito, kung saan po yung lugar ng labanan nila, nandun lang po ito sa likod. Nagtatayo po sila ng tent doon upang yung pong mga nasugatan ay mabilis po nilang malapatan ng lunas. Ano po. Dahil sa dami ng sugat na natamo, kinabukasan, ika-29 ng Hunyo 1918, ay binawian ng buhay si Tomas at naitala ang kauna-unahang Pilipinong nagbuwis ng buhay sa pakikipaglaban sa unang digmaang pandaigdig. Inilibing siya pansamantala sa Pransya. Taong 1921, mula sa kahilingan ng pamilya, ay inuwi sa Pilipinas ang kanyang labi, taglay ng mga sundalong Pranses at Amerikano. Isang linggo itong nanatili sa kanyang bahay sa Murong upang doon po ay masilahin siya ng kanyang mga kakilala, kababayan, kaibigan. At pagkatapos po ay dinala ito sa Maynila upang doon ay gawaran ng bayaning libing dahil sa kadakilaan at katapangang ipagtanggol ang demokrasya. Inilibing po siya sa Manila North Cemetery. Dahil sa kabayanihan ito, ay kinilala ng gobyernong Amerikano at Pilipinas ang kadakilaan ni Tomas Claudio. Maraming lang sangan sa Pilipinas ang naipangalan sa kanya. Ang pambansang asembliya naman sa pangunguna ni Senator Palma ay naglaan ng pondo upang makapagpatayo ng isang paaralang elementarya sa Murong bilang parangal sa kabayanihan ni Tomas Claudio. At ito nga po yung Tomas Claudio Elementary School.
Ang Philippine Army Camp din po sa Parañaquin ay tinawag na Camp Claudio noon. At ngayon nga po ay kinatatayuan ng Camp Claudio Elementary School at narin din po ang Tomas Claudio Colleges. Pinangalan din po sa kanya. At kayo din po ang pangunahing kalsada ng Murong na pinangalan din po para sa pag-alaala kay Tomas Claudio. So dito po ay marami ang nagtatanong sa pagkabayani ni Tomas Claudio. At mismo mga kababayan ko po taga Murong ay nagkakaroon ng alinlangan kung dapat nga po ba talagang tanghaling bayani o tawaging bayani ang ating kababayan si Tomas. Maraming magagandang bagay po kung bakit siya naging bayani. Ano po? Si Tomas Claudio po ay kung tutuusin, isa sa mga pinakaunang OFW ano po natin. At alam naman po natin ang sakripisyo ng mga OFW para sa kanilang mga pamilya. Nagpapagalap po sila roon, nagpapakihirap sa ibayong dagat upang mabigyan ng kaginhawaan ang buhay ng kanilang mga naiwan dito sa Pilipinas. At ngayon nga po, sa panahon natin, ang mga OFW po ay tinatawag na nating bayani. Yan po ikinikilala ng ating gobyerno sapagkat dahil po sa kanilang sakripisyo para sa kanilang pamilya at ganun rin po para sa kanilang sa kanyang bayan. At pangalawa po, dahil nga po si Tomas Claudio ay kasapi ng American Army, ay nakaugalian naman po nakaugaliwan na sa kasundalohan na kung sakaling merong masasawi sa kanilang mga kasama, ito po ay nararapat at tradisyon na po na binibigyan ito ng bayaning libing o binibigyan po ng pugay. Ano po? Ang Pilipinas po kasi, bago pumutok ang unang digmaan, ay nasa ilalim po tayo ng pamamahala ng Amerika. So yung iba po nagtatanong, ano pang ginagawa ni Tomas sa Amerika? Bakit siya dapat tanghaling bayani, samantalang ang pakikipaglaban niya ay sa ilalim ng bandilang Amerikano at hindi bandilang Pilipinas. Hindi siya tulad din na Andres Bonifacio na dito nakipaglaban at dito rin kinilalang bayani. Samantalang si Tomas nandoon, anong ginagawa niya sa Amerika? Yun na nga po, dahil nga po ang Pilipinas ay nasa ilalim ng gobyernong Amerikano nung panahon ito, ay ang Pilipinas po ay inobliga ng Amerika na magbigay ng suporta sa kanila pong kampanya para sa pakikidigma. Ano po? Dahil nung pumasok po ang Amerika sa digmaang ito, kinakailangan na po nila makialam sapagkat ang digmaang pong ito ay nagdudulot ng pandaigdigang pagkabaligsa. Ano po? Nagkakaroon po ng pag-antala sa mga pangunahing supply ng pagkain at iba pang mga bagay sa iba't ibang dako ng daigdig. Meron pong mga pangyayari na pinasasabog ng mga aliman at pinalulubog ang mga barkong tigadala ng mga kargamento. Mahalaga po ang mga kargamento ito para sa mga bansang nakisimula. Tulad nga po ng Pilipinas, nung panahon ito po bago pang sumisibol ang ating ekonomiya, kaya napakahalaga po na suportahan po natin ang kampanya ng mga magkakaalyado bansa upang palayain po tayo sa pananakop. Ano po? May mga trabahanting Pinoy po sa loob at labas ng bansa bago po matapos ang digmaan o bago pa magsimula. Sa Makatawid po, may daloy na po ng kabuhay na bumubuhay sa karamihan ng mga Pilipino. Ito po ay kailangan natin. So sa mata po ng Amerika at iba pang kaalyado, kabayanihan po ang pagsali sa digmaan. Ang pagsali po ng US ang nagbigay ng kumpiyansa upang maipanalo ang pakikidigma at maibalik ang demokrasya at kalayaan. Kaya po naging kaugalian na sa mga kasundalohan ang magbigay pugay sa lahat ng kasapi nito, lalo at makikiti lang iyong buhay sa gitna ng labanan. So si Tomas po ay isa sa libo-libong Pilipinong sawi sa digmaang ito. Siya po ang kauna-unang naitalang Pinoy na nasugatan at binawian ng buhay. Nagkataon po na siya ay isang Pilipino. So ano po bang ginagawa niya roon na dapat inandito siya? Mas kahanga-hanga rin pong isipin ano po na siya ay isang Pilipino pero milya-milya ang layo sa bansang sinilangan upang makapagsapalaran lamang para sa kapakanan ng pamilya, bayan at demokrasya. Kung tutuusin po, di po ba, matatandaan po natin na ilang beses siyang tinanggihan, sabi sa kanya, maaari kang di kang magpa-enlist kasi total Pilipino ka naman, exempted ka. Total, pwede naman siyang di makailam
at huwag na sumama sa kasundaluhan, pero pinili pa rin po niyang iambag ang kanyang buhay upang tayo po ngayon ay merong kalayaang matamasa. So yun po, walang medalyang gantipala ang pakikipaglaban para sa kapakanan ng pamilya, subalit ang pagbaka po ang pakikipaglaban para sa kapakanan ng bayan at pamilya ay kailanman po hindi nalilimutan. Salamat po at hanggang dito po na lamang ang aking maikling istorya at ang kasunod po nito ay huntahan. Maaari po tayong magtanong kung kayo po ay merong mga bagay na nais tanong at pipilitin po nating maihatid ang kasagutan. Salamat po. Maraming salamat po, Sir Alexis Corbilla, Executive Director ng Likas Morong. Titingnan po muna natin yung mga comment po ng ating mga nanonood ngayon o ng mga estudyante para po sa mga questions po nila. Sige po. Pwede po magtanong, wag lang mat. Sige po, habang hinihintay po natin ang ating mga moderator sa Facebook Live and Facebook Live, yung mga naka-join po ng mga estudyante sa ating Google Meet, dito po sa meet natin ngayon, ay pwede pong mag-raise ng hand po para sa kanila pong mga tanong. Sa mga estudyante po, pwede po kayo magtanong. Po, parang nag-iisip pa ang ating mga estudyante. Sa mga grupo na kasama po natin ngayon sa Google Meet, baka po may tanong po kayo kay Sir Alexis. Okay. Hello, Sir. Hello, Sir Rayan. Okay po, Sir. Gusto ko, I just would like to take this opportunity na magpasalamat kay Sir Alexis. Salamat din po. Sa pagpapaunlad sa ating, na maging tagapanayam sa ating puntahan ngayon. Gusto ko lang po ipa-abot kay Sir Alexis na tayong ay meron ding school museum sa ating paaralan. Baka pwede tayong matulungan ni Sir Alexis kung paano natin higit na mapaunlad ang ating museum sa ating paaralan. Sige po, Sir. Kami po sa Museyong Pambayan sa Lipunan ng Pakasaysayan ng Morong ay lagi po kaming nakahandang tumulong at ang totoo po niyan, pag nababalitaan namin na mayroong mga nag-install po ng ganitong mga mini museums, interesado po kami na magbigay ng tulong. At sana po ay magkaroon tayo ng pagkakataon, magkaharap-harap upang mapag-usapan po natin kung ano po yung maaari natin gawin upang mas mapaganda po natin o mas malagyan po natin ng laman ang museum. Ano po? Hinihintayin po namin ang pagkakataon ngayon, Sir Roger. Yes, salamat po, Sir. Salamat po. Salamat po. Yan. Sige po, habang naghihintay po sa mga estudyante, sige po, magtanong din po ako sa inyo, Sir Alexis po. Yes po. Okay. Masasabi po ba natin na si Tomas Claudio po ay, yung sa kanya economic background po ay, siya po ba ay privileged? Given po na noong time po na iyon ay, syempre, mas
sinauna pa. Then, the same time, yung nabibigyan ng pagkakataon na makapag-ibang bansa, makapagpa-enlist sa military, masasabi po ba na may maganda economic background siya at privilege sa kanyang family? Unang-una, si Tomas, ang nagdala sa kanyang kapalaran doon sa kanyang kinaroonan ay unang-una yung kanyang kakanyahan, talagang bata pa lang ay nakita na sa kanya ang mga katangiang ito. Bukod pa ang sabihin na natin na si Tomas Claudio ay mula sa pamilyang sabihin na natin na may kaya nung panahong iyon. Ano po? May mga aklat akong nabasa o may mga ilang articles ako nabasa na si Tomas Rao ay galing sa isang mahirap na pamilya kaya nagsumikap. Pero ang totoo po nito, si Tomas po ay galing sa isang pamilya na may kaya nung panahon yun. Ano po? Yung kanyang pong lolo, kung di po no, itinatanong, ay isang gobernadorcillo nung panahon ng mga Kastila. At alam naman po natin na ang isang tao, bago po siya maitalagang gobernadorcillo, o sabihin natin yung katambos po sa panahon natin ay mayor, eh dapat po eh, meron kang pinag-aralan, meron kang mga ari-arian, sapagkat yun po ang basihan ng mga Kastila nung panahong iyon. Edukasyon, mga ari-arian at mga koneksyon sa bayan. Kaya masasabi po natin na bukod pa sa talagang interest ng mga Amerikano na mapalipit ang loob ng mga Pilipino sa kanila at mabigyan din ng trabaho at nangangailangan talaga ng mga trabahante sa ibang bansa, yung mga bansang nasakop nila, doon sila kumukuha ng mga trabahante. At tamang-tama na ang Pilipinas ay nasa ilalim ng kanilang mamamahala, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapagtrabaho sa ibang bansa. Salamat po, Sir Alexis. So, sa iba pa pong may mga tanong ng mga estudyante po, pwede po kayong mag-comment sa Facebook, sa YouTube, or dito po sa Google Meet para babasahin na lang po namin yung questions po ninyo. Tulad ng nasabi ni Sir Alexis, hindi lang basta privilege yung dapat na meron tayo, dapat merong kakanyahan na mag-seek out pa. Oo. Paano gagamitin yung privilege na meron tayo para sa ikabubuti natin at ng lipunan? Yes po. Kasi marami talagang tao sa ngayon, ang sabihin na natin na nasa kanilang mga kamay ang pribilehyo, subalit pag wala sa atin ang pagpupursige, hindi rin natin makakamit ang mga bagay na ating minimiti. Sige, Ashley Panikito, may question ba kay Sir Alexis? Wala po. Paki... Na-online po, Harry po. Sige. And sa mga nakikinig na estudyante, sa magandang modelo talaga si Tomas Clau. Bago na doon sa mga privilehyo na minsan parang tinatamad mag-aral, dapat makita natin yung modelo na ipinakita sa atin ng ating hero sa bayan ng Moro. Hello. Yes po, sir. Yes po. Para po, sir, sa kaalaman din ng ating mga mag-aaral, lalo na po yung mga mag-aaral na taga-Morong, saan pong bahagi ng bayan ng Morong matatagpuan po yung bahay na kinalakihan ni Tomas Claudio? May mga nabasa po akong mga tala na meron din silang tinigilan sa Lagundi. Meron din silang bahay doon. Pero noong pong siya ay pumano na, ang kanila pong bahay dito sa Kabayanan, na dito po sa Maytorintigi Street, ito po ay katabi halos. Ito po ay klinika na ngayon ni Doktora Pascual, nandun po siya. Yun po yung mismong bahay ni Tomas. Nandito po sa nandito lang po sa Tomas Clau. Torintig Street. Pamilya po ba kayo doon, sir?
Yes, actually, nadadaanan ko po yun. Okay, nandun po. Nandun pa rin po siya. Okay po. Salamat po. Kanya lang then, po, nung ano po, nung pong siya ay pumalo na nga, nung siya nga po binaway ng buhay sa ibang bansa, wala naman po kasing mga gamit siyang naiuwi, ano po. Sulat-sulatan lamang po ng pamilya at ng mga Amerikano yung natatanggap nila. Tsaka ilang larawan lang po. Okay, salamat po. Siguro Sir Ryan, Rayan, since walang nagtatanong, baka pwede tayo ang magtanong sa kanila, sa ating mga estudyante. Ano yung bahagi ng inspirasyon, karanasan ni Tomas Claudio na nagbigay ng inspirasyon kanila? Okay, sige po. Tawag po tayo ng sujet natin. Magandang tanong po yan, sir. Yes po, sir. Salamat po. Hindi sila nagtatanong. O, sige, tayo ang magtatanong sa kanila. Po. O, sir Rayan, sige po. Pili po tayo ng isa nating estudyante po dito. Pagka po natawag ay pakibuksan po ang yung audio po at paki-turn on din po yung camera para makita po kayo. Si Jamila San Juan po ng Grade 9 Density. Jamila? Ah, wala pong mic si Jamila. Sige po, tawag pa tayo ng isa pang estudyante. Krisha Anapio. Ah, may nag-raise ng hand. Sige po. Yes po. Okay, Teresa Aguya. Tulad po nang nabanggit ni Sir Vargas, alin po sa mga karanasan ni Tomas Claudio yung pinaka nagustuhan po ninyo? Parang inspirational po. Yung pag-iipon po. Ano po? Pakilakasan po ang boses po. Yung pag-iipon po ni Tomas Claudio. Yung pag-iipon. Bakit yun yung napili mo, Krisha? Sir, para po yung sa future po, para po may pangangailangan. Okay. Para sa future, sige. Salamat, Krisha. Sunod po na Aliana Maria. Ang naka-inspire po sa akin sa kwento ni Tomas is yung pagiging porsigido niya po, yung para maging maka-enlista doon sa paglaban, sa digmaan. Doon po sa paraan na yun, ipakita niya yung pagiging makabayan niya. At kung gaano niya kamahal ang bansa natin, mga tao, mga kababayan niya, tsaka po na yung paraan ng pagpupursige niya po doon na maka-enlista. Na-inspire ako doon kasi para pong pinapakita niya po na walang hadlang sa pagkamit ng mga pangarap niyo po. Nice. And salamat, Aliana. Tama yung nabanggit niya, yung kahit una ay parang pinigilan siya as a Filipino, na i-push pa din niya dahil gusto niya na maglingkod para sa bayan. Sino pa po? Kayla May. Hello po.
Ang bahagi po sa kwento ni Tomas Claudio na nag-inspire po sa akin is yung pong patuloy niya pong kinamit po ang kanyang pangarap at hindi niya po sinukuan. Nagbigay po ito ng motivasyon sa akin na magpatuloy ko po ang aking pangarap at huwag sukuan. Yun lang po. Maraming salamat kay Lamay. Meron ba po ba mga estudyante natin na nasa Google Meet? Sa mga nanonood po sa Facebook Live, po kayo mag-comment ng inyong mga gusto pong sabihin or tanong. Sir Rayan? Yes po. Dagdag ko lang ano doon sa sagot ni ng isang estudyante natin yung tungkol sa nakaipon. Oo, tama. May isa pang liham, may isa pang sulat si Tomas Claudio sa kanyang tiyuhin na si Anto. Ano? Ang sabi sa sulat ay nagpapadala ako ng $100 bilang tulong sa inyo at iniisip ko lagi ang aking mga pinsan, ang aking mga kapatid, kayong mga nandyan. At ang sabi ni Tomas, kung sakali man na mga ilangan kayo ng tulong, ng pera, huwag kayong mag-atubiling magsabi sa akin sapagkat bilang pamilya, tayo ay nakalaan na magtulungan. Kumbaga tayo-tayo rin ang magtutulungan. At sinabi rin niya sa kanyang tiyuhin na si Tomas ay may perang naipon ano, na laan nga na pantulong sa kanyang pamilya na nandito sa Pilipinas. So ganoon niya alalahanin ang kanyang pamilya kahit na siya pa ay nasa malayong lugar. Niwala siyang kasiguruhan kung makakabalik siya. Basta't ang nasa isip niya ay makatulong lagi sa kanyang pamilya. Yung iba niya mga pinsan yata, yung iba pa niya at kapatid ay nakatulungan niya sa pag-aaral. Ano? At ultimo yung nakuha niya kumbaga back pay. Nakatulong malaking bagay para sa kanyang pamilya. Yun lamang, sir. Thank you, sir. Doon sa binanggit ni sir, makikita talaga natin yung pagiging family-centered. Oo. Yun yung isa sa mga katangian ng mga Filipino talaga na kahit pala napakatagal na na panahon na nabuhay si Tomas Claudio ay patuloy pa din hanggang sa kasalukuyang panahon. Yung ganong custom, kultura ng mga Filipino. Tsaka yung sa idea nung mga OFW that time at hanggang ngayon parang hindi nagbago. Yung laging makatulong at makapagbalik yes. Mga pamilya na naiiwan sa Pilipinas. Tama po. Meron pa po bang mga tanong or gustong sabihin natin mga mag-aaral? Sa mga grupo ng Araling Panlipunan, baka po may gusto po kayong linawin. Ito po ay bihirang pagkakataon na makausap po natin ang director po ng ating museyong pambayan. Kaya take na po natin yung opportunity na makapagtanong po at makausap po, Sir Alexis. Alam po nyo, kami po ay natutuwa ano po, sa museo sapagkat tuwing meron po kami mga ganito klase ng programa, ang ating po mga guro ay laging handa na makiisa. So natutuwa po kami na nandun sila lagi, umaten po sa mga ganitong klase ng programa, nakakasama po namin sa mga proyekto. Sana po ay kahit man may ganito tayong sitwasyon, sana po kung bumalik tayo sa normal ay muli po magpatuloy ang ating pagsasama-sama. Ano po, nami-miss na rin po namin ang museo at nami-miss na rin namin kayong makasama sa mga projects, sa mga activities. Hello. Yes, hello, po, sir. Yes, actually po, Sir Alexis, talagang ito pong ano, activity po namin na ito ay talagang inspirasyon din po doon sa yearly na ginagawa po ninyong huntahan. Ay, kapag opo, ano po. So, kaya doon po kami nakakuha ng idea kung paano din po namin gagawin sa level ng aming paaralan, yung ganung klaseng gawain din po na nakapagbigay din ng inspirasyon sa amin. So, salamat po. Salamat din po, sir. Kasi okay. Nakita ko po kayo lagi doon sa museo. Salamat po sa inyong suporta lagi sa amin. Sana po ay magpatuloy po ang ating kooperasyon. Salamat po. All the time po, sir.
Salamat po. Okay po. Sige po, Sir Alexis, may isa lang po ulit akong tanong. Sige po. Halimbawa po may nagka-interest yung estudyante po natin na magpunta po sa museo po natin. May mga available po ba or makikitang specimen or artifacts po na related po kay Tomas Claudio po sa ating museo? Gaya nga po ng aking nasabi kanina, nung pong siya ay nasawi, wala pong kahit anumang bagay na naiuwi ano po at na nadala dito sa Pilipinas kundi ang kanyang labi lamang po. Pero siya po habang siya ay nandoon sa ibang bansa, nagkakaroon po siya ng pagkakataong sumulat sa kanyang mga kaanak at kapatid. Kaya meron po siyang ilang larawan at meron rin pong mga plaki na nandoon sa museo. Naroon po ang kanyang malaking larawan at meron din po tayong ano doon yung replika ng helmet na tulad ng sinuot ni Tomas Claudio noong unang digmaang pandigdig. Sana nga po sa pagdating pa ng mga panahon, makahanap pa tayo ng mga bagay na mag-uugnay sa kanya para mas lalo po tayo magkaroon ng pakiramdam na mas malapit tayo kay Tomas. Thank you po, Sir. Sir Alexis. Yung para sa mga mag-aaral tulad ng nabanggit ng Sir, kapag nagkaroon na ng pagkakataon na magbukas ang museo muli at ma-lift na itong sa pandemic na ito, ay pwede tayong pumunta ng museo bilang suporta at pagmamahal sa ating lokal na kasaysayan. Opo. Sir Rayan, mayroon yatang comment sa anong ating si Al de Assis. Ibasahin ko po yung comment po ni Al de Assis po. Sabi po niya ay, ang nagustuhan ko po sa ginawa ni Tomas, yung pagmamahal po niya sa pamilya niya, na laging nakitang mahal na mahal po niya ang kanyang pamilya. Tulad nung nabanggit po natin kanina, yun nga po yung family-centered na custom natin ng mga Pilipino. Salamat, Aldi Asi. Sa mga gusto mag-share, ay pwede po mag-comment. Sir Alexis po. May bilin din si Tomas, ano, na binanggit niya doon sa kanyang isa pang liham. Sabi niya doon sa kanyang kapatid nga na si Adela, laging alagaan ang kanilang maliit na kapatid na si Arturo. At ganun din, lagi niya pinapaalalahanan na kanyang tiyuhin na kung maaari, hanggat maaari, huwag pagagalitan o huwag papaluin yung mga anak, yung mga pinsan ni Tomas, ano, sapagkat dadating ang panahon na baka maging matigas ang ulo. Kaya yun lagi ang kanyang paalala sa kanyang tiyuhin. Ano, talaga makikita mo yung kanyang pag-alala sa kanyang mga pinsan, palibhasa, sa murang edad ay nawala siya sa Pilipinas, nagtrabaho agad. Ano. Salamat po, Sir Alexis. May nag-raise po ulit ng hand. Sige po. Denzel Solibio. Napin ako lang po, sir. Sige po. May question pa po ba kayo mga mag-aaral po natin sa Murang National? Parang nakita ko si Alexa. Hey Alexa! Hello po. Ayan. Hello. Magtatanong ka, Alexa? Hindi po. Joke lang. Baka nahihiya kasi ano, napakagwapo ng ating or speaker, parang nakikita ko. Ayun. May nag-raise po ng hand si Fender Carl. Sana hindi napindot lang. Hi, sir. Okay. Hello po. Hi din po. Sir, I have a question. What inspires Tomas Claudio to leave at a young age to work at ano at
at abroad? Magandang tanong yan, ano? Bukod nga rin sa sinasabi ko na meron talaga siyang yung kakanyahan niya sa sarili niya, yung kanyang ugaling pagiging adventurero, at naroon din yung ugali niya na gusto talaga niya makipagsapalaran, ano? Doon sa aking kinuwento kanina, noong nag-aral siya ng high school, hindi na niya nagawang matapos sapagkat noong panahon yun, nag-alala siya sa kanyang ina na noon ay nagkakasakit. Ano, kaya huminto siya sa pag-aaral upang magtrabaho at makatulong sa kanyang ina at sa pamilya. So parang nagkatagpo na yung kanyang kagustuhan, yung kanyang pangarap, at pati na rin yung kagustuhan niya na makatulong sa kanyang pamilya, sa kanyang mga magulang. Kaya mas ginusto niya magtrabaho sa ibang bansa, kahit na malayo siya sa kanyang pamilya. Magandang pagkakataon yun, di ba? Sapagkat makapagtatrabaho siya, at the same time, matutupad niya ang kanyang pangarap na makapaglakbay, makita ang ibang bansa, at matupad yung kanyang pinapangarap. Okay, thank you sa magandang tanong ng ating estudyante. Salamat, Alexis. Meron pa po bang mga tanong? Aliana Maria Dorado. Aliana? Nagkaroon po ba ng ano ng iniibig si Tomas Claudio nung nabubuhay pa po siya? Yan ang isang bagay na ano na pilit naming inaalam sa ngayon, sapagkat alam mo medyo kukunti yung mga ano yung mga nasulat tungkol sa kanya, at yung mga sinulat pa tungkol sa kanya ay patungkol sa nagpo-focus sa kanyang pakikipagsapalaran, ano. Hindi ko naman masabi na si Tomas ay workaholic, kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng iniibig, ano. Kasi bata pa siya nung umalis ng Pilipinas. So nagtatrabaho siya doon. Talaga ang kanyang focus lamang ay makapagtrabaho upang makaipon at matulungan yung ang kanyang pamilya. Pero malay natin, baka syempre sa dami ng mamimit niya doon, maaring meron siyang napusuan, nagustuhan, maaring di siya nagkaroon ng pagkakataon na maging girlfriend, yung kung sino man yun. Meron akong nabasa na isang Portuguesa, ano, ang namit niya doon. Pero ang istoryang ito ay ang Portuguesa pa lang ito, ang babae ito pala ay parang kasintahan ng kanyang kaibigan na si anong pangalan noon, si Esteban Bernardo. So parang lumalabas na yun si Esteban at saka itong babaeng ito ay siyang magkasintahan, at sinasabi nga sa istorya na itong dalawang ito ang tumutulong kay Tomas pag siya ay nangangailangan ng panggastos. So hanapin pa natin, baka nga. Magandang angulo ng ano yan, ang istorya ni Tomas. Salamat po. Salamat din. Thank you, Aliana. Yung magandang tanong talaga, at kung ihalin tulad po natin sa pambansang bayanan ni si Jose Rizal ay madaming love interest. So yun yung magandang comparison din na pwede natin alamin kay Tomas Claudio. Panigurado meron yan sa mga archives sa ibang bansa doon sa mga pinuntahan. Maari. Sige po. Teresa Agbuya, sa iyong question. Sir, napindot lang po. Sorry. Okay, thank you, Teresa. Oh.
ano ang nangyari kay sa kanyang kapatid na si Adela matapos sa masawi si Tomas. Si Adela ay nakapag-aral na napagpatuloy pa rin niya ang kanyang edukasyon. Sa katunayan ay nagkaroon siya ng mga salinlahi na ngayon ay kasama pa natin sa panahon ngayon at tuwing meron niyang pagdiriwang ng kabayan ni Tomas sa museo at sa bayan ng Morong ay umaatin sila lagi. Ano? Atin na rin doon sa kanyang nakababatang kapatid na si Arturo. Meron din mga salinlahi yon na nakakasama natin tuwing magkakaroon ng pagdiriwang para kay Tomas Claudio taon-taon. Okay, may isa pa pong tanong si Sean Endoso. Sir, is Tomas nice or bad? Or bad? Pakiulit po, sir. Si Tomas daw po ba ay nice or bad person? Sa kabuuan ng story, talagang masasabi natin si Tomas ay isang good person, di ba? Siya ay isang ehemplo ng kabataan. Tulad natin mga kabataan, maaari tayong kumuha ng inspirasyon mula sa kanya na kahit anong hirap, pwede nating ipagpatuloy upang makamit natin ang ating pinapangarap. Ano. Pero meron sa istorya niya na siya ay may pagkapilyo. Pero hindi naman siya ibig sabihin pagpilyo, ibig sabihin ay bad ka na. Ano. Siya ay pilyo kasi siya ay masayahing bata. Kaya nga siya, nung panahon niya, noong elementary, marami siyang naging kaibigan. Ano. Dahil marami siyang napapatawa. Magaling siyang magsalita, magaling siyang magtalumpati. So ginagamit niya yon yung mga bagay na yun, yung kanyang pagiging masayahin para magkaroon ng maraming kaibigan. So si Tomas Claudio ay masasabi natin na mabuting tao. Salamat po Sir Alexis. Yung isa sa pinakamahirap na tanong pagdating sa kasaysayan, yung situate mo yung tao na nice or bad na dalawa lang yung pamimilian. Depende po yan kung paano natin tingnan ang ano ang isang tao. Pero sa sitwasyon po natin, lagi po natin titingnan ang yung positive side sapagkat yun po yung mas may magandang maidudulot sa atin sa kagalingan natin bilang isang tao para sa komunidad. Thank you, Sir Alexis. May mga ilang pang nag-raise ng hands. Tingnan po natin. Alexa, Nicole. Okay. Good morning po. Sa tingin niyo po, kung hindi po namatay si Tomas Claudio dun sa unang digmaan, ano po yung sa tingin niyo magiging trabaho niya? Hindi ko masabi kung anong kanyang magiging permanent ang trabaho sapagkat si Tomas nga, kumbaga sa burang edad, talagang nandun na yung diskarte niya. Ano? Sa istorya, meron siyang naging trabaho, alam niya maliit ang sweldo, kaya lumipat siya hanggang sa makahanap siya ng magandang trabaho. Ano? Si Tomas ay nakapag-aral, nagkaroon ng pagkakataon makapag-aral sa Amerika, kaya nakatapos siya, nakakuha siya ng ilang diploma, kaya tingin ko, hindi magiging mahirap para sa kanya ang makahanap ng mga trabaho na sa tingin niya ay mas maganda para sa kanya. Kung siya ay hindi namatay, hindi natin masasabi. Pero isa lang ang masasabi ko, magiging matagumpay siya kasi sa naging takbo ng istorya, kita natin ang sakripisyo niya, kita natin ang magagandang dulot ng kanyang pagsasakripisyo. At ito naman ay nagdulot ng maganda sa kanyang pamilya at sa bayan. Thanks, Alexa. Okay. Isa na lang pong tanong kung meron pang gustong mga magtanong na estudyante. Isa na lang po yung makakater po natin. May nabasa ako, sir, na okay. Kung saan inilibing si Tomas Claudio.
mayroon ako nakakitang katanungan. Si Tomas Claudio ay nung nasabi siya sa labanan doon sa ibang bansa, pasamantala siyang nilibing sa Pransya, ano? At na gaya nga nang nasabi ko, noong 1921, inuwi siya sa Pilipinas at permanenteng nilibing sa Manila North Cemetery. At sa kasamang palad sa ngayon, hindi na matagpuan ang kanyang puntod kung nasaan man. Pero ang pamilya ni Tomas at ang ilan pa ay sumusulat sa tanggapan ng City Mayor na kung maaari ay baka sakali na mahanap ang kanyang himlayan. Okay, maraming salamat po, Sir Alexis. Sige po. Salamat po. Mukhang wala na pong tanong ang ating mga mag-aaral. Sa pagkakataong pong ito ay tinatawagan pong muli si Ma'am Sharon S.G. Cruz, tagapangulo ng AP Department, para sa pagbasa at paggawa ng sertipiko sa ating nauhing tagapagsalita. Hello po. Good morning uli. Ito po ay pagkakataon na upang pasalamatan muli ang ating speaker mula po sa mga mag-aaral ng Morong National High School, Sir Alexis, at sa 13 guro ng Morong National ng Araling Panlipunan Department sa pangunguna po ng aming punong guro, Dr. Lindel R. David. Isa pong pasasalamat ang pinapahatid namin. Naging mabunga po ang umagang ito at naging produktibo para sa mga mag-aaral na malaman namin ang buhay ng aming bayani, si Tomas Caudio, isang anak ng Morong. So, thank you rin po, Sir Alexis. Salamat po. Alaman po ng lahat ay hindi po nagatubili ang ating speaker na anyayahan or magsalita po sa ating huntahan. At thank you rin po kasi nabanggit kanina na meron tayong mabibigyan tayo ng ideas upang mapaunlad pa ang ating museyong pampaaralan. Opo. Meron po kasi kami katulad po ng sinabi ng Sir Vargas. So babasahin ko na po uli ang ating Certificate of Recognition. Thank you muli, Sir. Republic of the Philippines, Department of Education, Region 4A, Calabarzon, Schools Division of Rizal, Morong National High School, San Juan, Morong Rizal. Certificate of Recognition is awarded to Alexis Corbilla for sharing his time and expertise as resource speaker during the Araling Panlipunan Month with the theme Puntahan, The Life of Tomas Claudio, held on October 26, 2021 via Google Meet. Given this 25th day of October 2021 at Morong National High School, signed Dr. Lindel R. David, Principal 3. Salamat po muli, Sir Alexis. Salamat po. Sana po hindi itong una natin at huling symposium tungkol sa buhay ng ating bayani. Sana po marami pa tayong magiging symposium and huntahan na magaganap, lalong-lalo na po kung patapos na ang ating pandemya. Malapit nang matapos ang ating pandemya ang kinakaharap. Thank you po. Hello. Yes, Ma'am Shia. Sana kung halimbawa, yes, kung pwede na yung face-to-face, so tutuloy-tuloy po natin ito. At sana hindi po magsawa si Sir Alexis na tayo ay tulungan sa ganito ang gawain. Ano po? So, yun po ay para sa pagpapaunlad natin ng ating lokal na kasaysayan sa ating mga kabataan. At ang likas po ay siguro ay sana maging partner natin sa programa nating ito ng ating paaralan. Sana po, Sir. Salamat po, makakaasa po kayo. Thank you po, Sir, sa pagpapaulak muli sa aming panya. Salamat rin po. May bagong matapos ang programang ito ay maririnig natin ang pangwakas na pananalita mula sa advisor ng Araling Panlipunan Club, Ma'am Hazel Cruz de Leon. Palakpak. And agad naman po itong susundan ng pangwakas na panalangin ni Aliana Maria B. Dorado, AP Club Secretary. And so, magandang araw po muli sa ating lahat. Tunay nga pong naging bahagi na ng history ng Morong ang ating local hero na si Tomas Claudio.
So, ang kanya pong kagigingan at katapangan na nagsilbing alaala at nagbigay inspirasyon at binita sa puso ng bawat Morongueño. Kami po bilang kawani ng karunungan ay magsisilbing tulay upang hindi malimutan ang kagigingan at kabayanihang ipinakita ni Tomas Claudio. Sa pamamagitan po ng mga gawaing pampaaralan katulad po ng ganitong symposium, patuloy na isasalin ang kaalaman at alaalang iniwan ng bayan na nagmula sa bayan ng Moro. Para sa mga kabataan, sa makabagong henerasyon, kayo ay inaasahan ng mga kabataan sa kinabukasan. Magsibinawang inspirasyon sa inyo ang buhay ni Tomas Claudio. Sa lahat ng naging bahagi ng symposium na ito, Sir Alexis, maraming salamat po sa salamat din po sa pagbabahagi po ng inyong kaalaman patungkol po sa buhay ni Tomas Claudio, sa mga mag-aaral ng Morong National High School. Maraming salamat sa inyong pagdalo at nawa ang bawat natutunan ninyo sa gawain ito ay inyong isapuso at naway maibunta din ninyo sa inyong kapwa, sa inyong mga kapatid at sa mga susunod pang henerasyon. Hindi nawasa na matigil ang huntahan patungkol kay Tomas Claudio. At muli po, mula sa Araling Panlipo ng Department, sa pangunguna po ng aming Department Chairperson, Ma'am Sharon Cruz, kay Sir Roger Vargas, ang aming pong Master Teacher, ang principal po ng Morong National High School, at ang Morong National High School Multimedia Team, kasama po sina Sir Peter Paul Aquino, si Sir Aldrin, and Sir Glenn po. At si kay Sir Rayan Sanuwan po na naging moderator po natin ngayong araw. At kasama po ang lahat ng kaguruan ng Araling Panlipo ng Department. Buong puso po kaming nagpapasalamat sa magtatagumpay na gawain ito. Maraming salamat po at isang mapagpalang araw sa ating lahat. Salamat Ma'am Hazel sa madamdaming mensahe sa ating mga mag-aaral at mga para po sa pangwakas na panalangin, ipagkakaloob po ito ni Aliana Maria B. Dorado, AP Club Secretary. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, Sir, ang lakas po ng echo. Yes, inaayos lang na ating media team. Sir, ulat po. Sir Rayan. Yes po, habang inaayos yung ating audio ng closing prayer, ay narito pa lang ating Ma'am Lindell, o baka pwede hingan natin ng short message. Okay po. Okay po. Okay, nabigyan po namin ng pagkakataon ang
punong guro ng Morong National High School para po sa mensahe po sa ating mga mag-aaral, guro, at sa panauhin po natin. Okay, maraming salamat po. Una ay ang paghingi ng omanhin dahil medyo na late po ng pasok. Ano, may ginawa lang po ako na mahalaga ring bagay. Ano. Pero kanina pa po ako nakikinig sa inyong mga kontahan, sa mga tanong. At ako po ay lubhang natutuwa dahil ito nga yun talaga. Although sabi natin hindi tayo makaka-alis sa history at ito syempre ang basihan para sa mas maayos na ano na hinaharap o yung future natin ngayon, di ba? History is always the basis of what is in today's or in present. Ano po, pero natutuwa ako kasi hindi naman ako talaga taga Morong, pero mahalaga na sa katulad ko na hindi taga dito ay maunawaan din syempre kung meron dito sa bayan ng Morong, at kilala nga yan si Tomas, si Sir Tomas. Ano po. At ako ay natutuwa dahil natutuwa ako ng marami. Salamat po sa ating invited speaker na hindi pinagkait ang kanyang oras at ang kanyang kaalaman para sa pagkakataong ito. Ako po ay naniniwala sa po ng mga AP teachers at mga mag-aaral na naririto sa linya na subhapong napakahalaga ng inyong binahagi sa araw na ito. Talagang ako man po personally ay natuto at appreciated much po talaga yung inyong mga ibinahagi sa amin. Ano? Sa ating mga mag-aaral, salamat sa patuloy na mag-i-stay sa linya dahil napangalaga ng araw na ito para sa ating lahat. Ano, talagang ako po ay natutuwa, and my warmest congratulations to AP Department headed by Ma'am Sharon and Sir Roger at ang kanilang advisor, Ma'am Hazel. Salamat po. Dahil nagkaroon lang ganitong mga pagkakataon sa kabila ng pandemya ay tuloy-tuloy binabahagi sa ating mga mag-aaral ng mga bagay na dapat ay natutulong at nalalaman nila kahit na sa ganitong pamamaraan nila. At salamat din po sa samantalayin ko yan, pasasalamat sa ating media team. Dahil andito po sila at talagang patuloy ang support ko sa paaralan. Sir Reynald, thank you rin po. So muli, maraming salamat po Sir Alexi at congratulations po sa AP Department. Salamat sa ating mga estudyante. Congrats, sir. Thank you, sir. Salamat rin po, ma'am. Salamat po ng marami. Thank you. Salamat po, ma'am. Salamat. Thank you po. Thank you po. Congrats, ma'am. Thank you po. Para po sa wakas na panalangin sa mga mag-aaral po ay magkakaroon po muna tayo ng pangwakas sa panalangin na ipagkakaloob po ni Aliana Maria B. Dorado. Amen. Panginoong Diyos, salamat sa araw na ito. Salamat sa buhay na ibinyaya ninyo sa amin at sa mga biyaya sa araw-araw na aming buhay. Panginoon, salamat sa paggabay sa programang ito. Salamat sa paggabay upang maging maayos ang daloy. Salamat sa pag-akibat sa mga tagapagsalita. At salamat sa pagdinig sa aming mga panalangin. Panginoon, patawarin ninyo kami sa aming mga kasalanan. At naway gabayan mo kami sa pagkatuto mula rito. Aming ipinagdadasal ang kabutihan ng lahat. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Para mga estudyante po natin, pakisagutan po ang evaluation form na naipasa po ng Ma'am Sara dito po sa ating Google Meet. Ganun din po, gusto po namin kunin ang pagkakataon na ito para i-promote po ang ating YouTube channel,
Namurong National High School. I-visit niyo po sa YouTube din. Please share and subscribe po para lumawak po yung reach po ng ating channel po. Channel ng ating paaralan. Muli po, salamat sa ating multimedia team na dahil po sa kanila ay naging matagumpay ang ating gawain ngayong araw. Salamat po at mabuhay, isang maalab na pagmamahal po sa ating kasaysayan. Salamat, sir. Thank you po. Thank you po. Thank you po nang marami. Thank you, thank you. Thank you po. Salamat. Thank you po. Salamat din po. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye po. Thank you, mga salamat po. Thank you po. Thank you po. Thank you po, ma'am. Thank you po, sir. Thank you po, ma'am. Hi, sir. Hi, sir. Bye, sir. Bye. Hi, sir. Bye-bye. Bye po. Pogi ko. Parang kayo. Hello. Sir, thank you po. Sorry, pari, Johnny. Thank you po, sir. Mga